May Sports nagbabalik, LeBron James, Frank Vogel at Taylen Horton-Tucker. Yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito, kaya naman tara at ating alamin. Matapos nga magtamo ng injury ni LeBron James sa kanyang left knee, ito nga ay hindi nakapaglaro sa kanilang laban kontra sa Philadelphia 76ers at ganun na nga din kontra sa Charlotte Hornets na nagresulta sa kanilang pagkatalo ng kanilang koponan. Ayon nga din sa lumabas na balita na ito nga ay hindi na rin makakapaglaro sa laban nila sa Linggo kontra sa Atlanta Hawks. Samantalang questionable naman ang status ng isa pa nilang superstar na si Anthony Davis. Kaya naman ito nga ay talagang masamang balita para sa Los Angeles Lakers dahil napakalaki ng impact ni LeBron James sa kanilang koponan pagdating sa depensa at lalong-lalo na sa opensa na kung saan ito nga ay nag-a-average ng 30 points per game. Ano ang masasabi nyo sa pagkawala na naman ni LeBron James sa kanyang koponan? Mag-comment lang. Samantalang sa kabilang balita naman tayo na kung saan sobrang dami nang ang bumabatiko sa head coach ng Los Angeles Lakers dahil sa kanilang sunod-sunod na pagkatalo. Isa na nga sa bumabatiko sa kanya ay ang NBA analyst na si Stephen A. Smith at ayon nga dito ay hindi ito pwede maging si Frank Vogel na mayroong koponan na nasa 18th defensive efficiency at 27 in points allowed. Dahil ito nga daw ay kinuha ng Los Angeles Lakers dahil sa defensive skills nito, subalit ang kanilang depensa nga ang kasulukuyang pinoproblema problema ng Los Angeles Lakers. Ayon nga sa NBA Insider, naniniwala sila na matatapos si Frank Vogel ang season na ito sa Los Angeles Lakers dahil nga sa inilabas na pahayag ng Lakers ay ayaw nila o tutol sila sa pagtanggal kay Frank Vogel. Kaya naman ano nga ang inyong masasabi dito? Mag-comment lang. Sa huling balita naman tayo na kung saan, alam naman nating lahat na ang Los Angeles Lakers nga ay ino-offer sina THT, Kendrick Nunn at isang 2027 first round pick. Kaya naman nandito nga ang potential trade na galing sa Fadeaway Ward na maaaring gawin ng Los Angeles Lakers. Sa trade niya na ito ay makukuha ng Sacramento Kings si Taylen Horton-Tucker, samantala makukuha naman ng Los Angeles Lakers si Buddy Hield. Subalit sa tingin ko nga ay hindi sasapat si THT para makuha nila si Buddy Hield. Kaya naman pwedeng-pwede pa nga maidagdag ng Los Angeles Lakers sina Kendrick Nunn at ang kanilang first round pick upang makuha nga nila si Buddy Hield. Subalit kung kayo ang aking tatanungin, sang-ayon ba kayo sa potential trade na ito? Mag-comment ka na ng iyong opinion at aking babasahin yan. Maraming salamat po. Paalam!